Nababahala ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng rabies sa bansa. Ang ilan sa mga biktima, mga alaga mismo nilang hayop ang nangangagat. Nasa front line ng balitang yan si JC Cosico. Meet Peppa, George at Nana. Sila ang fur babies ng certified fur mom na si Clarice na nakinabang sa libreng rabies vaccination ng Department of Health sa Pasig. Laging may humahawa kasi friendly po itong dalawang maliit. Minsan po nasusugatan ng kuko nila, minsan nahaharot ng kahagatin lang po pero hindi naman madiin. Maging sinamuning, hinurukan din. Si Jenny, hindi nagdalawang isimedalhin ang alagang si Rocky. Kasi nung nakaraan, nakagat niya ako sa kamay. Eh, habang pinapaliguan ko, eh, sabi ko, pababakunahan ko na lang siya para baka kasi mamaya makalmot niya yung anak ko. Lagi kasi yung nilalaro nung ang bunso ko yung pusa. Sa datos ng DOH, patuloy ang pagtaas ng kaso ng rabies sa Pilipinas. Mula sa 200 kaso noong 2020, pumalo ito sa halos 400 kaso nitong 2022. At sa unang dalawang buwan ng 2023, mahigit 40 rabies cases na agad. Karamihan niyan galing sa mga aso. Ang mas kinababahala pa ng DOH ang dumaraming insidente kung saan mismong alaga ng mga biktima ang nakahagat sa kanila. Gaya na lang ngayon taon, 16 sa higit 40 kasong naitala dulot ng domestic pets ang rabies. Before we were worried about the stray animals, but no, these are the ones being which have pet owners. So it just shows the merong mababang kaalaman dun sa kanilang mga responsibilidad na dapat sila ang mga aso ay mabakunahan. Kaya naman sa gitna ng tumataas na pet ownership sa bansa, sabi ng DOH, huwag kalimot na pabakunahan ang fur babies para hindi kakabakaba sa rabies. It's very fatal, no? So ayaw natin ng worst, no? Because it's really difficult once na magkaroon na po ng symptoms. Hindi na po maiiwasan pagka nagkaroon na nag-manifest na po yung symptoms ng rabies. More on the comfort na lang until na mamatay po yung ating pasyentes. Sakaling mahagat o makalimot ng inyong alaga, ano nga ba ang mga dapat gawin? Una na dyan, agad hugasin ang sugat gamit ang tubig at sabon. Saka dumiretso na sa Health o Animal Bite Center. Pagkarating doon, ia-assess ang pasyente para maturukan na anti-rabies vaccine. Ayon sa World Health Organization, hindi rin basta-basta nagtuturok na anti-rabies vaccine. Ang pinakamalalang kaso ay tinuturing nilang Category 3 contact sa mga hayop na pinaghihinalaang may rabies. Ito yung mga maraming kagat at sugat at may pagdurugo. Nangangailangan na raw yan na anti-rabies shot pati na additional antibodies medicine na kung tawagin ay immunoglobulin. Category 2 naman kung karaniwang pagkasugat at walang pagdurugo. Sapat na anti-rabies shot dyan. Sabi pa ng mga doktor, kailangan di obserbahan ang kondisyon ng kumagat na hayop. Kung mamatay daw kasi ito, kailangan bigyan ng additional dose ang pasyente. Pero kung gustong makasiguro at dinaintay makagat o makalmot pa, pwedeng magpaturok ng rabies pre-exposure prophylaxis vaccine pangontra sa virus. Epektibo ito na hanggang 3 taon basta makumpleto ang required dosage. Patuloy rin inilalapit ng DOH ang mga anti-rabies vaccination sa bawat bayan. Panawagan din ang ahensya maging responsableng for parents para maging ligtas kayo at ang inyong alaga. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.